Magandang umaga mga magsama, mga kaibigan. Aga ko nagising, lasing ko, gising na ako. Ngayon napapanood natin sa mga TV, sa YouTube yung tungkol sa mga candidacy ng mga kandidato ngayon. Yung COC kahapon na nanood ako ng mga kanila, mga konti silang talumpate. Kasi ang pagboto naman eh, kanya-kanya tayo ng hilig, kanya-kanya tayo ng opinion. Hindi naman tayo pwedeng magkapare-pareho ng opinion o hilig. Kasi ganyan nga ang tao. Kagaya ko, iba yung hilig ko. Asawa ko, iba hilig. Iba yung gusto. Kaya ganun, yun ang nangyayari dito sa atin. Kaya yun naman talaga ang tao. Madalang may nagkakapare-pareho dahil nga doon sa mga nagkakapare-pareho, may nagkakaiba-iba. Pero sa akin pananaw, ito na naman yung mga kandidato natin, nakikita natin sila. Kaya para sa akin lang ha, kagaya ni ano ni Willy Biribil yung isang araw na panood ko siya tungkol sa bisyo niya sa ano, yung gusto niya mangyari. Kasi nga siya ay public servant, gusto niya maging pabulo siya sa mahirap. Gusto niya rin na magkaroon ng batas para sa mahirap, batas para sa mga nagugutom, batas para sa mga kapwa natin na nasa lansangan, batas ng mga pamilya na nakatira sa ilog, nakatira sa mga squatter. Nakikita naman natin ang ating mga pananaw na kung gugustuhin ng gobyerno yan, kaya naman alisin lahat, kaya naman pagtunan ng pansin, kaya lahat. Kayang gawin ng isang bansa ang gugustuhin ng mga namumuno. Napaka yun ang kanilang gawin lahat sila ganun ang gawin sa isip nila, kasi yun naman talaga ang umiikot sa mundo o sa isang bansa. At ayun na sa akin mga ano lang eh, sa akin basa, marami tayo, lalo na tayo mga OFW, marami tayo napapansin ng mga nakikita ang mga bansa. Nakikita naman natin. Hindi ako, kailang bansa na rin napuntahan ko. Pero nakikita ko, ang gaganda ng mga, lalo sa Taiwan. Napakaganda sa Taiwan. Wala nga, ano. Kaya naman yan pag ginusto ng gobyerno. Kaya naman yan pag gumasin na ng mga batas. Kasi yun, kaya nila yan. Yung isang pamilya, walang trabaho yung ano, paano mabubuhay? Bakit hindi nila gawa ng batas yung pamilya na yan? Bakit nagugutom sila? Bakit? Kasi nga, walang ano eh. Wala tayong nakikita ang ginagawa ng gobyerno para sa kanila. May ginagawa, pero 10%, 20%, 30%, 40% lang. Ba't hindi gawing 100%? Bakit hindi gawing doon pagtunan ng pansin? Kasi nga araw-araw kumakain tayo. Yung mga edukasyon, yung mga sa ospital, yung hindi makapagamot dahil nga walang pera, namamatay nang hindi alam kung anong dahilan. Kaya dapat may mga batas talaga para mga doon. Sa Taiwan, napakagaling ng mga tao, lahat may trabaho. Lahat makikita mo. Kaya naman gawin ng gobyerno ng Pilipinas yun eh, kasi bansa tayo, kaya natin gawin kung ano kaya ang gawin ng namumuno sa atin, na katulad ng iba ng mga pandemya nga na nangyari niyan. Bakit nagawa? Bakit na ano nila? Nasolusyonan yung mga ganong problema. Eh, yun na lang pantuanan ng pansin. Kaya-kaya ng mga tatalinong mga politiko yan eh. Yung isang pamilya dapat may nagtatrabaho, dapat may batas na magbibigay niya. Yung mga bata na lalakad sa lansangan, yung kapwa natin, pag ginawa ng batas yan, kaya naman yan, dalin, kaya yan, pag ginawa ng batas. Paglipad ng aeroplano, pagpadating na kami, galing kami ng ibang bansa, makikita mo yan, siyempre dudungo kami sa mga bintana, makikita, pag dito pa na sa Paranaque, pag galing ka ng Saudi, dito sa Mindanao, ang ano mo eh, ang landing mo dyan eh, pagdating na namin. Mindanao, ang gaganda ng mga bundok, ang gaganda ng mga dagat, ang gaganda ng mga ano. Pagpapasok mo sa Metro Manila, makikita mo ang gaganda ng building,
Pero ano yung nasa paligid? Mga bahay na si Rambo. Kaya ng gobyerno yan eh. Kaya yan. Kaya yan gawin ng batas yan. Kung gusto yun ng bansa ng mga ano natin. Sa pananaw ko lang yun. Hindi na simpleng tao lang. Yun na sa pananaw ko. May edukasyon. Nakikita natin yun. Unti-unti na nga nagagawa ng batas na nagiging libre na yung mga ilan. Hanggang sa maging 100% na yun. Lahat mga pag-aaral na yung mga bata, lahat mga pag-aaral na yung na unti-unti na natin nakikita yung mga libre. Nung araw kami, may bayad pa kami nung araw. Kahit nasa public kami, bibigay pa rin kami ng konti. Pero ngayon, nakikita ko palibas, at sabi yung eskwela kami, nakikita ko na wala talagang binabayaran yung mga estudyante. Pwede ba kaya na unti-unti nakakaya ng gobyerno? Yun lang ano yun, mga bata sa lansangan, mga pulubi sa lansangan, mga nakatira sa lansangan, na pamilya, na pasasakariton. Yun lang, ito na natin ang batas na gagawin. Pagkiginawa kasi ng batas, batas na susundin, katulong ang mga otoridad. Talagang masusunod. Yun lang ang pananaw ko, mga OFW, at tayo naman ay kanya-kanya ng pananaw. Yun lang ang mga pananaw natin sa mga narating na butuhan. Kanya-kanya tayo nahilig, kanya-kanya tayo ng gusto. Iba-iba kasi. Pero masasabi ko na lang, ang masasabi ko lang, ang opinion ko ay yun nga, igawa ng batas ang lahat. Mula sa pamilyang nagugutom, mula sa pamilyang walang maisahin. Gagawin ng batas yan kung anong maganda. Anong batas ang dapat dito? Gagawin ng matatalino mga politiko yan. Unti-unti na natin gumaganda yung ating mga karasada, gumaganda yung ating mga ngayon, wala ka nung madadaan na siguro kung ilang porsyento na lang ang dadaan ko sa ano. Dadaan ka sa lupa, karamihan, mga simento na. Di ba nakakaya? Kasi gobyerno tayo. Kaya ang gawin kung magtutulan ng pansin, batas. Ang ganda ng mga yung bill ng ating Pangulo. Ang gagandante lang kung maanood lang tayo sa mga YouTube, makikita natin kung gano'n. Kaganda yung ginawa na. Hindi naman sa akin na ano ko yung ano, yung administrasyon. Basta ako gano'n. Nakikita ko. Kagaya nung panahon ni Marcos. Kabataan ko yun nung panahon ni Marcos. Hindi naman sa ano, kinukwento ko lang. Na kung kaya't naging OFW ko eh dahil nga sa project nila nung araw. Kung bakit libo-libo kami ng mga bata pa na pumunta sa ibang bansa. Kami yung libo-libo nung araw na makikita mo nagkalat sa Saudi Arabia. Kasi nung panahon namin, Saudi Arabia pa lang yung sikat nun. Ang dinantala ng mga OFW. Kami yung mga simula nung mga matapos kami sa Mampawit. Ang dami-dami namin doon. Iba't ibang kung agency nagpapaalis sa amin sa mga Pilipino first worker na galing sa mga... Kasi noon, bawat bayan, bawat rehiyon, may mga National Manpower and Youth Council. Lahat ng skill nandiyan dyan. Kung anong gusto mo skill, nandiyan dyan. Kung gusto mo skill na pang OFW, nandiyan dyan. Kaya mga bata nung araw, yung mga walang pampaaral ng college nung araw, o ayaw mag-aaral ng college, hindi nagpupunta. Ilang buwan lang kami nag-aaral, dinala na kami sa Saudi, o JT lang kami na ilang ano sa malalaking kumpanya sa Pilipinas, diretso na kami sa Saudi. Kaya kita ko nun, libo-libo kami doon. Libo-libo yung nakita ng mga bata rin ng Lipana sa Saudi noong 80s. Hindi ko na sinasabi na gano'n yan, ano, pero experience ko. Sabihin nila, tayo ang OFW nagpapasok ng mararaming pera o ekonomiya ng bansang Pilipinas, ang bayan natin. O ilang billion dollar, ay million dollars yung pinapasok ng mga OFW. Lagi ko nababasa sa mga ano araw. Pero pagdating ng ano, wala din. Ay, OFW. Yun, yung medyo nung administration natin, nagkaroon ng ilang mga ano yung mga expiration ng mga ano, mga one stop ng lakad ng mga OFW. Maganda yung nangyari ngayon kasi nga, nung araw, pupunta kami sa ganito, POA, pupunta kami sa ganun. Ngayon, hindi na. Dito sa isang area ng gobyerno, departamento ng gobyerno,
Doon mo na makukuha yung ano, yung mga iba-ibang nalakari ng mga FW noon. Punta ka sa recto, punta ka sa ganun, punta ka sa ganun. Maganda, maganda nga yung nalakari ito. Sana sa sabotuhan nito ng mga politiko natin, batas, magkagawa ng batas para sa isang pamilya na nagugutom, para sa pamilya, para sa ganung ano, sinasabi ko. Ganun na naman, kaya naman yung boosted pag ginawa ng batas. Sana dumating yung araw ng pag-landing ng aeroplano dito sa may Parañaque. Wala nang sira-sira ng bubong tayong makita. Makita natin yung nagbe-verde yan. Ano. Kaya nang gawa ng batas yan. Pag gaginasto ng gobyerno. Pag ginasto ng ano. Ganda lang, yung mga opinion natin pagdating sa halalan. Ano na sana magkaisa yung magkaisa at buksan ang isipan ng sige, ganun lang. Ano mayapod na mayapod na dumami. Mamaya bubukas na ako ng tindahan ng Juhay mo motor sa akin. Pag smile. 5:30 to na rito. Sige mga guys. Ingat na lang kayo dyan. Lalo na yung mga friends natin na OFW dyan. Patuloy kayo mag-iingat. Patuloy. Patuloy tayong patnubayan lahat. Mama. Sige. Bye.